Disclaimer. This video is for educational purposes only. Computer self-repair. Tips, tricks and solution. Do it at your own risk. Welcome to Ryan Tech Review! Okay. Okay na ba? Yan, guys. Balik tayo sa shop. Okay? Ang gagawin natin ngayon sa episode na to is tuturuan ko kayo ng basic troubleshooting naman sa laptop. Okay? Ito. Ito yung laptop natin yung gagawin. Okay? Ito, defective to eh. Pero ituturo ko lang naman sa inyo yung mga basic na kailangan yung malaman just in case ma-encounter nyo yung problema. Ha? Okay, like yung no display, no power, ano ba kailangan ng checkin pag no power? Okay, or mayroong indication light. Okay? Turo ko sa inyo yun. Pati yung sa isang natin, isang member natin sa page, yung paano magtanggal ng keyboard ng laptop para ma-access niyo sa keyboard. Okay? Iba-iba kasi pag sa keyboard, iba-iba ang model, iba-iba ang approach para tanggalin yung keyboard niya. So, hopefully ito kamukha niya or hanap naman tayo dyan kung hindi. Okay? Ito, tingin ko matatanggal naman natin ito. Okay, testingin natin. Kung wala, kukuha tayo ng ibang laptop. Okay. Ano ba unang checkin sa laptop pag walang power? Okay. Ito, kaka-refer ko lang to sa customer ko. So, kukunin na ngayon yan. Sa desktop, kung napanood niyo yung previous episode natin, sa desktop, kailangan natin ng ganito, di ba? Okay? Optional, ganito or ganito, yung multitester na sinasabi ko. Nasabi ko sa inyo, mag-invest kayo sa multitester kasi kailangan nyo to. Kasi itong ganito, magagamit mo to sa desktop. Pero ito, both, magagamit sa desktop. Pero itong ganito, hindi mo magagamit to sa laptop. Wala, walang use to sa laptop. Sa desktop lang yan, sa ATX power supply lang yan. So, pag sa laptop, kailangan natin ito. Okay? Ito kailangan natin, multitester. Ngayon, ano bang importante sa pag-check ng power ng laptop? Okay, yung adapter, di ba? Okay, ito yung adapter natin. Ito. Universal adapter lang to. Okay? So, ang importante rito, siyempre, check natin na ito, kapakita ko sa ito, yung unang-unang, check natin yung power na itong sa jack. Okay? Kahit kasasaksak ko, sagli. Ayan. Okay, 19 volts. Ito, pakita ko sa inyo, ha? Okay, ito tayo. Yan yung universal ano ko. Okay, 19 volts. So, pwede ko siyang i-adjust. Okay, kung ano desired ng laptop. Okay, pero itong laptop na ito gagawin natin is 19 volts. Okay. Ngayon, pinaka-importante dyan, na-checkin natin yung voltahe dito. Dito sa pin na ito. So, dapat may masukat tayong 19 volts. Okay? Normally, may indication naman eh, di ba? Pero kasi, kailangan mo masukat. Kahit may indication yan, kailangan mo masukat yung supply dito. Yung lalabas dito na volts, yung voltahe niya. Kasi dito, hindi naman yan, yung ilaw na yan, hindi naman yan ibig sabihin may supply ka na kagad na 19 volts. Kasi LED lang yan eh. Pag sinupply mo 19 volts yan, putok yan. So, meron lang nagsusupply dyan na indication na may power. Pero, hindi natin alam kung eksaktong 19 volts. Okay, kasi tulad nito ng laptop na to. Okay. Okay, nito. Ito. Okay, ang supply niya 19 volts.
So, magpa-power siya sa 19 volts. Eh, kung hindi natin ito itetest, kahit nakita mo may indication light dyan, hindi mo naman ito tinest. Eh, palimbawa, lumalabas lang dito is 14. 14 volts or mababa or less. Hindi mo mapapanda rin laptop. So, iisipin mo, may diferensya yung laptop mo kagad. Kasi, iisipin mo, may indication light, may power. Pero, hindi mo naman sinukot yung voltage dito. Okay? So, paano pagtetest yan? Madali lang naman pagtest nito eh. Wait lang ah. Yan. Ano ko rin yung tester natin. Okay. Ganyan yung sa tester natin. Ano ko ah. Tara na. Bagot makita natin. Ilawan ko. Okay, naka-DC ako. DC, ayan DC. Okay. Ngayon, ang ground natin dito is itong labas. Okay? So, black probe dyan sa labas. Tapos, yung red probe natin sa loob. Okay? Ngayon, kikita nyo, 19 volts. Okay? So, ibig sabihin, okay yung power supply natin. Okay yung charger natin. Kasi may 19 volts dyan lumalabas. Okay? Ayan, 19 volts. Okay? Ngayon, ang isang importante dyan, okay na, di ba? Alam mo na mayroon tayong 19 volts dito. Okay? Saan ba yung saksakan niya? Ngayon, ang susunod na titignan nyo rito is yung indication light. Okay? Indication light. Halimbawa, sinaksak ko na siya. Halimbawa, ito, sasaksak ko na yung charger. Ayan. Okay? Ang titignan niya sunod dyan, yung ilaw. Okay? Pag once, halimbawa, sinaksak ko to, sinaksak ko yung charger natin sa laptop, tapos biglang namatay yan, hindi ibig sabihin defective yung ano mo, ha? Hindi ibig sabihin defective yung power supply mo. Okay, dalawa kasi yan. Okay, dalawa aabangan mo dyan. Yung pagsaksak ng charger, pagsaksak mo, biglang nawala ka agad. Okay? Nawala ka agad. Tapos, yung isa naman, pagsaksak mo ng charger, hindi nawala yung ilaw, pero pag on mo sa laptop, biglang namatay. Magkaiba yon, dalawang sequence na yon. Okay? Explain ko yon. Yung isa, kanina, na pag sinaksak mo yung charger natin, tapos biglang namatay kagad yung ilaw, yung indication light nito, namatay kagad yung indication light, ang problema nun, laptop mo. Okay? Bakit? Kasi lahat ng charger, okay? Hindi lang to, lahat ng charger may indication light. Yun ang purpose nun eh. Okay? Lahat ng charger may indication light. Tapos lahat ng charger mayroong protection. Okay? Lahat ng switch mode, power supply na ganito, may protection yan para sa short circuit. So, pag sinaksak mo to at may short yung motherboard mo, may short doon. Okay, may piyesang short. Automatically, magsha-shut off yung power supply mo. Bakit? Kasi nga, protection niya yon para hindi masunog yung laptop mo. Design ng manufacturer yun. Okay? May protection ng laptop mo, may protection din ng charger mo. Okay, para hindi siya, kasi kung walang protection to, kung tuloy-tuloy lang yung voltage na ipapasok niya doon, masusunog yung laptop mo. Okay, kaya ganun ang protection ng switch mode power supply. Lahat ng power supply ng laptop, ganun yan. Okay, yung pangalawa, pag saksak mo ng charger, may ilaw siya, hindi namatay. Pag on mo ng laptop, namatay yung ilaw. Anong ibig sabihin nun? Ang problema mo, eto. Okay? Ibig sabihin, may load siya, pero pag sinupply niya na yung load niya dun sa laptop mo, bumibigay yung bumabagsak yung charger mo. Okay, so ito ang problema nun.
Okay? Kaya ano yun, aabangan nyo lagi yung ilaw na yun. Kumbaga, pag nag-troubleshoot kayo, tignan nyo yung indication light. Tignan nyo kung ano mangyayari, kung anong reaction. Okay? Sunod natin sa ano, halimbawa, no power, ayaw mag-on. Okay? Hindi nag-on yung laptop mo. Sinek mo na yung charger mo, ayaw mag-on. Anong susunod gagawin mo? Okay, tanggalin mo yung battery nito. Ito. Tanggal mo yung battery nito. Yan, tanggal na yan. Ngayon, pati yung BIOS battery, tatanggalin mo. Alam nyo na yung battery na yun, di ba yung BIOS? Yeah, papakita ko. Sa episode natin, pinakita ko na kung ano yung BIOS battery. Yung coin battery, tinatawag din ang coin battery. 2032. Okay, yung coin battery, ito yung coin battery. Okay? Nasa loob ng laptop yan. Nandito sa loob ng laptop. Tatanggalin nyo itong baterya na to. Okay? Tapos yung same sa basic troubleshooting natin ng desktop. Okay? Andun din yun. I-short nyo din yung dalawa doon na pin ng positive tsaka negative nito kung saan nakakabit to. Doon nyo i-short yun. Okay? Tapos, habang walang battery to, okay, habang walang battery ito, okay, tinanggal mo na yung battery tsaka CMOS battery tsaka yung laptop battery. Okay, ganito gagawin mo, pipindutin mo lang tong power on na to at 1 minute. Okay, 30 seconds to 1 minute. So, ulit, na-explain ko na to dati sa ano natin. Ang ginagawa niyan is dinidischarge niya yung buong laptop mo. Okay, dinidischarge niya yung buong mga capacitors, lahat na stock. Okay? Ngayon, pag na-discharge niya na yan, saksak niya na si charger, tapos, i-ano muna ulit, i-on muna ulit. Tignan niyo kung mabubuhay. Okay? Ngayon, susunod naman natin na ano, wait lang ha, kakabit yung charger. Okay, bubuhayin natin to. Okay, sinaksak ko na yung charger natin. Okay, nakasaksak na rin siya rito. Okay, ang susunod na titignan nyo is yung ilaw dito. Okay. Pag may ilaw yan, ibig sabihin buhay ang laptop ninyo. Okay. May supply siya dyan. Importante yan, indication light na yan. Okay. Kasi pag may ilaw yan, ibig sabihin may supply ang 3.3 nyo. 3.3 volts yung sa, ano yun, sa startup chip na tinatawag nila. Okay. Pag wala yan, malaki problema ng laptop mo. Okay. Or kung mawawala yung ilaw doon, yung kanina sinabi ko, pag saksak mo na wala, matik yan, wala din to. Wala din tong ilaw na to. Malaki problema ng laptop. Okay? Startup chip, siguro problema nun. Or mayroon kang problema sa 19 volts na power rail mo. Okay? Ngayon, ito. Ito rin yung kasaksak yan. Ayon ko. Okay? On ko na. Okay. Okay, ano siya? Startup normally. Okay, enter.
Pag yan, walang display, okay? Pag walang display yan, pero nakailaw to, okay? Problema nyo yung RAM. Okay, ito may nadedetect yan eh. Pero mamaya tatanggalin natin yung RAM, i-isolate natin yung problema. Okay, possible din, nag-o-overheat yung computer. Yan, papakinggan. Ito yung sa may fan section niya, ito yung sa may fan. Okay? Wala naman din sa kabila. Ito yung fan section niya. Pakiramdaman niya yan. Dapat may lumalabas na hangin yan. Okay? Ito, defective to. Bakit ko sinabing defective kanina? Kasi ito, tignan mo, wala tong fan na lumalabas. Walang hangin to lumalabas. So, mamaya lang, kakatry ko ng kakatry dito. Mag-o-overheat na to. Okay? Yan, lumabas ngayon yan eh. Okay, mamaya mag-o-overheat na yan pagka hinayaan ko. Okay? Ngayon, mag-isolate tayo ng problema. Shutdown ko muna siya ulit kasi mag-o-overheat yan eh. Hindi natin mapapakinabang pag nag-o-overheat. Hindi natin magagamit for tutorial. Okay, yan. Walang lumalabas na hangin dito sa fan. Yung fan area na yan. Okay. Hintayin lang natin siya mag-shutdown. Tagal-tagal mag-shutdown. Tagal yan, matagal mag-shutdown. Maraming programs na yan eh. So, normally, either mag-defrag ka or mag-formatin muna. Ito, for repair din tong laptop na to eh. Okay, yan, patay na. Okay, patay na yung laptop. So, tatanggalin ko muna yung charger natin para wala tayong power. Tapos, discharge. Okay, discharging. Magdi-discharge tayo kasi magtatanggal tayo ng piyesa. Kung may natitir pang bulta eh, maaari mag-cause ng ano yun, ng mild na short. Okay? So, kailangan discharge natin yan. Okay, target lang. Tawag ko lang to. Okay. Yan, ito na yung RAM natin. Pag ito, tinanggal ko yung RAM. Galan ko, ha? Okay. Okay, wala na tayong RAM. Ngayon, observe natin kung ano mangyari pag inon ko to. Assuming na meron tayong RAM. Okay? Hindi natin alam kung ano error. Assuming may RAM to. Okay, titignan natin kung ano, sinasimulate natin yung error eh, para makita ninyo kung anong lalabas kung walang RAM. Okay, ayan, naka-on yung charger natin, tapos naka-plug din siya at the same time. Okay, meron din siyang indicator light. Okay, on natin siya ngayon. Natin. Okay? Tingnan mo yung indicator light. Okay, pero walang display yan. Kahit bigyan natin ng 1 minute yan. Halimbawa, sige. Ano natin? Test lang natin. Kasi may na ano ko sa ano na gumagana doon yung computer nang walang RAM, which is hindi naman posible yun. Kasi part of the system tong memory. Diba? O, ayan. 30 seconds na siya. Walang display yan, pero umaandar siya. Kung titignan mo, umaandar. Diba?
Kung may fan to, mararamdaman nyo maandar yung fan. Pero wala siyang display. So isa yan sa problema ng memory. Okay. Isa sa problema ng memory yan. Okay. Ngayon, kakabit natin yung memory ulit. Okay. Kasi naglolo ko nga itong ano to, tatsamba natin. Kakabit ko muna. Tayo ko muna siya. Okay. Discharge. Okay. Kakabit natin si memory. Dali lang naman magkabit ng memory. Kung sa mga hindi nakakalam, madali lang. Para ka lang nagpapasel, hindi naman yan susuot ng hindi para dyan. Okay? Tapos baligtarin natin ulit. Natin. Okay, yung light nandiyan doon, indication light nandiyan dyan, oh natin. Okay, ngayon lang yan. Yan, tingnan mo may defective, tumutunog siya. Yan. Yan, isa pang yan, indication ng RAM problem. Okay. Isang indication pa ng RAM problem yan. So, pag narinig nyo yung ganyan ng tunog ng CPU nyo, tapos mayroon lang cursor na ganyan, nakahang na lang yan. Tapos naka-on naman siya rito, check nyo yung RAM. Okay? Kung kanina, gumana naman, diba? Hanggang Windows. Pero ngayon, ayaw na. Tinanggal lang natin yung RAM, wala tayong ibang ginagawa. So, nando dun sa RAM section yan. Okay, ngayon, patayin natin muna siya ulit. Natin. Yan. Pag-isa na lang yung ganyan, pwede mo nang tanggalin yan. Sabihin, patay na yung CPU niyan. Tapos, discharge tayo ulit. Okay? Yan. Ngayon, yung pagtanggal ng keyboard, kasi ito, may iba kasing laptop, bibigyan niyo yung mga ano na yan, mga lock na yan. Ayan, yung close up ko. Yan, lock yan, no? Ito. Yan sa may taas ng escape. Tsaka dito sa may taas ng F4. Ayan. Tsaka dito sa taas ng F9. Okay, may mga lock yan. Makikita niya, madali lang yung indication niya na yun, no? Yan ang tulad niya, no? May makita. Yan, ito. Kita niyo yan, may ganyan, no? May parang nakapasok dun sa loob. Okay. Ngayon, hahanapin niyo lang yung pinaka-lock dito sa mga gilid-gilid. Yan, tulad niya. Nakapasok din siya. Nakasilid din yan. Hindi makita ng manay. Yan ang nakasilid, oh. Okay. Hahanapin nyo lang yung pinaka-lock yan kasi may lock yan eh. Pag wala kayong lock na nakita dito, okay, sa keyboard na to, pag wala kayong lock na nakita, titignan nyo sa likod. Okay? Titignan nyo sa likod ng laptop. Titignan nyo yung mga ganito, yung may mga drawing na ganyan. Hanapin yung parang drawing ng keyboard. Okay, dito ata wala. Kailangan natin baklasin yung buong cover ng ano, cover ng laptop. Tigit lang, nakuha ko na isang laptop. Okay guys, ito pa isang ano, keyboard. Okay, kasi yung ibang keyboard kanina, ano yun eh, medyo madikit na eh. Tsaka yung iba, kailangan natin baklasin yung buong case. Okay, so ito isang keyboard na to, ito yung sinasabi kong lock kanina. Ayan o, kita nyo yung puti na yan. Okay. Namumove yan eh. Oh, namumove yan eh.
Tapos, pag na-move dyan, pwede mo nang dukutin yung keyboard. Ayan. Natanggal na yung lock na isa. Okay? Ito, dalawang lock na. Ito na pangatlo. Okay, pupush nyo lang. Tapos, sungkit. Okay? Tapos, sa gilid din. Iba may lock din sa gilid. Okay, checkin nyo maigi kasi baka mabakli yung pinaka-lock niya. Masisira na yung keyboard niya. Okay? Ayan, tulad niya, no? Ngayon, nakatanggal na lock nito. Pero ayaw niyang umibabaw. Baka meron siyang screw sa likod. Okay, yan. Tulad niyan. Yan sinasabi kong screw. Nakatanggal na yung lock niya, pero hindi pa matanggal sa laptop. Kasi yan may nakalagay. KB, keyboard. Okay, tatanggalin natin yan. Tsaka lang aangat yung keyboard niyan. Kaya, ingat sa pagtatanggal. Kaya lalo na sa mga baguhan. Huwag kayong magmamadali. At masisira yung laptop nyo pag nagmadali kayo ng baklas. Okay? Yan, tanggal ko yung screw, di ba? Tingnan natin to. Yan. Aangat na ngayon yung keyboard, di ba? Aangat na yung keyboard. Ngayon, may connection yan. Huwag din kayo basta angat ng angat kasi may connection yan. Okay? Yan. Ngayon, ang gagawin nyo lang dyan is... kuha kayo ng tweezer. Okay. Pointed na tweezer. Pointed na tweezer. Tapos, lagyan nyo lang ito. Usog nyo lang. Usog nyo lang yung latch. May lock to eh. Ayan na. Okay. Ganyan din sa kabila. Okay. Ayan. Keyboard out. Okay. Ngayon, sa isang member natin, shoutout ko yung pangalan mo mamaya. Okay, lilinisin mo lang tong flex na to. Okay, kasi hindi daw gumagana ibang keys ng keyboard niya. Linisin mo to ng cleaner. Okay, tapos tututbrushin mo. Same time, ganun din. Yun. Pero, bago mo gagawin yun, i-discharge nyo nga yung ano. Okay, i-discharge nyo yung laptop ninyo. Tanggalin mo yung baterya. Tanggal mo yung baterya ng BIOS, i-discharge mo yung laptop, okay? Para walang kuryenteng dadaloy, okay? Yun ang importante dyan. Okay, yung pagbabalik naman yan, ganun din, isusukbit mo lang ulit yung flex cable dun, push mo lang dito, yun, naririn yung nag-snap, okay? Tapos balik yung screw. Okay. Mga defective laptop na to. Ano ko lang to, pinipisahan ko na lang. Balik yung screw. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Ganun lang gagawin nyo doon. Okay. Lilinisin yung RAM. Sa pag no display, pag no power, i-discharge nyo yung baterya ng CMOS, tanggalin nyo, discharge nyo yung laptop ninyo. Okay, tapos, importante sa power adapter, yung indication light. Okay, importante yun. Kumbaga, titignan nyo maigi yun kung ano nangyayari sa indication light. Okay, importante yun para malaman nyo kung ano problema, kung sa charger ba, o yung laptop ninyo mismo. Okay? Dun sa keyboard, sa pagre-replace ng keyboard, tanong paglinis ng keyboard, shoutout kay Randy Resurrection Rosalina. Okay? Resurrection Rosalina. At ganun yung pagtanggal ng keyboard. So, dahan-dahan lang. Hindi mo pwedeng bigla. Titignan mo kung saan yung lock. Okay? May screw sa likod. Pag ayaw umangat nun, huwag mong pilitin. Tignan mo sa likod kung may nakalagay na drawing ng keyboard o mismo nakalagay KB keyboard tapos may screw. Tanggalin mo yun. Okay. Tapos, shoutout din kay nag-comment. Saglit lang ha.
Kay Alan. Alan Lau o Lao. Hindi ko alam kung paano pronounce yung apelido mo. Sorry. Pero shoutout sa'yo. Kay keep watching lang guys. Madami tayong susunod na topic. Ayan, papunta na tayo halos sa board level na kung paano mag-check ng short sa motherboard ng laptop. Okay? Pero mauuna, desktop muna. Madami. Madami. Supportahan nyo lang yung page natin tsaka channel. Okay? Kalat nyo, share nyo lahat para marami tayong matulungan. Okay? Pasensya na kayo kung di ko kagad nasasagot yung mga tanong nyo kasi madami din akong ginagawa eh. Pero hindi na kanina may kausap akong customer. Tapos nagdi-deliver din ako ng mga parts ng misis ko. Okay, yung business niya is mga plants tsaka parts. Okay, kaya minsan di-deliver ako, wala akong time gumawa ng video. Pero pag meron naman, nasisingit ko naman. Okay, sana may natutunan kayo sa basic troubleshooting. Basic lang to. Okay, basic lang. Troubleshooting ng laptop na no display, no power. May power pero indication light lang. Walang... Diba? Tapos pag di-discharge lahat, keyboard. Okay, linisin nyo lang ng thinner yung keyboard. Otherwise, replacement na kailangan nyo kasi talagang pinapalitan ng keyboard. Ilang beses na rin ako nakapagpalit ng keyboard eh. Tapos, ano ba yung naisip ko kanina? Sa next episode natin, nagpapaturo sa mga BIOS update. Okay? Ano din yun? Gagawin din natin ng video. Okay? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Supportahan yung channel natin. Like yung video pag nagustuhan nyo. Okay? Share. Tapos, click yung notification bell. Mag-subscribe kayo. After nyo manood, tsaka kayo mag-subscribe para hindi sayang yung subscription nyo kasi nade-detect ni YouTube yan eh, na spam lang eh. So, manood muna kayo, tsaka nyo click si subscribe para hindi masayang yung subscription. Okay? Maraming salamat. Peace out. Please like, share, and don't